Ang formal na edukasyon sa bansa ay nagsimula noong panahon ng Kastila na makikita nga sa mga larawan ng batang si Jose Rizal. Tinututor siya ng kanyang ina upang sa eskwela ay mas maging handa, mas manguna. Nang dumating ang mga Amerikano, sistemang sinunod ngayon ay dito nagmula. Pag-aaral ng iba't ibang subjects gaya ng science, history at Pilipino ay inaral ng mga tao noon. Siyempre, kasama ang English of course. Lumipas ang panahon na talaga ang pagpasok sa paaralan ay pangunahing pinagsusumikapan ng mga magulang gaano man kalayo ang eskwela mula sa tirahan o kasuotang meron sa pagpasok at halos mapudpod ang mga bakya at tsinelas noon, makarating lang sa paaralan. Pag pumasok ay bitbit na rin ng mga mag-aaral ang kanilang pagkain sa tanghali na nakalagay sa dahon ng saging na tinatawag na binalot, tsaka i-enjoy kasama ng mga kaibigan sa lilim ng puno sa eskwela. Ang mga estudyante, kung matigas ang ulo at sutil ay nakakatanggap ng parusa kay ginang maestra noon. Tulad ng pagpiral sa tenga at patilya at pag-squat sa harap ng silid-aralan. Ang mga bata noon, dahil wala pang masyadong kuryente ang mga komunidad, gamit ay tibang law sa kanilang pagre-review sa gabi. Mr. Simon, bring me a dream. Bam, 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 bam. Make him the cutest. Kaya sa umaga, di maiwasan ang nanggigitata at may itim na ilong. Bam, bam, bam. Then tell him that his lonesome nights are over. Tuwing umuulan noon ay tuloy pa rin ang pagpasok na may pampandong dahon ng gabing malaki, dahon ng saging at sakong ginawang kapote. Mas magagalang daw ang mga estudyante noon na halos lahat ng mga pakisuyo ni na ma'am ay agad na sinusunod. Ang separasyon ng mga babae at lalaki noon ay mas sinusunod na bagaman sa eskwela nagsisimula ang pag-irog, talagang mahigpit si Ma'am kung lalapit ang isang lalaki sa isang estudyanteng babae. School life for my high school life, every memory kay ganda. Aba, aba! Ang babata, Juma, hinisigawan na kayo! Sir, balik kayo sa klase nyo! Balik! Noon, dahil binigang atensyon ang malnutrisyon sa Pilipinas, may mga rasyon mula sa gobyerno natin o di kaya mula abroad ng mga gatas at pagkain tulad ng burgor upang ang mga patpating bata ay tumaba ng kaunti. Nung una'y sadyang mas payak pa ang buhay-buhay na bagaman may ilan ang kurso ang maaaring kunin sa kolehiyo, ang pag-asa ng mga estudyante ay malinaw na malinaw sa bendisyon ng mga nakatatandang nasa paligid nila. Awang ka ng Diyos! Sana'y maging doktor! Uy! Isa ka pong apo! Lola! Lola! Mano po! Uy, apo! Kawaan ka ng Diyos! Sana'y maging maestra! Lola! Lola! Pabless po! Kawaan ka ng Diyos, sana'y kumanda kang lalaki.